Sige na mga pre, inom na lang inom hanggang magdamag. Pero pre, sabi ni Ma'am Minjin, may long quiz pa tayo bukas eh. Ay nako pre, kaya mo na yung quiz na yan pre. You only live once, kaya lasapin natin ang sarap ng alak hanggang buhay pa tayo. Tama si Charles pre, don't worry about it. It's not a big deal. Oh, bukang lasing ka na ata pre, napapa-English ka na. Bakit kidding aside pre? Kahit mababa ang makuha natin sa quiz pre, basta makumabot ang 75 ang date natin, okay na yun! Sa bagay, 95 or 75, parehas lang labas yun. Oh. See? Oh, wala na tayong alak pre. Ano, 6x6 pa ba? G! G? Manong, 6x6 pa nga po. Alas-stress na wala mga pre. Sa pre? Gagi. Alas-stress na wala na yung araw pare. Uy. Uy. Let's wait. Ay, este, let's go home na mga pre. Sige pre. Buong aras na. Pasig na rin ako pre. Tama na ito pre. Yung tayo ko. Uy. Ano na lang ako na bala kay, ano? Kay Charles. Tara na ako pre. Dali. The first time that I saw her. Okay. Alam niyo ba? Nakasalubong ko kanina at nakabangga ako. Parang transfer eh. Maganda naman siya. Bagong mukha. Sino ba yan, pre? San ba nakatira yan? Hindi ko alam pa. Eh, galing daw ng Bagyo. Dito daw nakatira sa, ano, Ipugaw. No. Sa Ipugaw pa. Dito na nakatira. Parang kilala mo ah. Baka yan yung bagong lipad na kapitbahay namin. Dahil kay Renz, nakilala ko si Atea. Di na ako nagdalawang isip na kausapin siya. Di nagtagal, naging magkaibigan kami. At patuloy ang pag-uusap namin dalawa. Dahil sa kanya, nagbago ako. Tinanggal ko lahat ng bisyo ko. Inayos ko lahat ng grades ko. Di nagtagal,
kaming dalawa ay sabay nakapagtapos. Mom, Dad, I need to talk to both of you. As you can see, Mom, nababalsa ako. And I'm too nervous kung ito na ba yung right time para sabihin sa inyo. Makinig ka, nasasalita yung anak mo. Ito na, ano ba yun, anak? Mom and Dad, napag-usapan na namin ni Charles na magpapakasal na kami. And then, sana huwag kayong mabibigla. Alam niyo naman, Ma'am, na mahal ko si Charles noon pa man. Nakapag-usap na kami na ikakasal na kami this year sana. And I ask your permission kung papayag ba kayo. Ma'am, what can you say about it? Do you agree? How about you, Dad? Okay lang naman, Nanak. Nasa tamang dad ka naman na. Is it true? Yes. Ma'am, siya na ba talaga ang gusto mo, Anak? Alam mo na po yun, Ma, Dad. Since high school pa kami, siya na talaga. And sana, hindi ko kayo mabibigo kapag kasal na talaga kami. Sigurado ka na ba, Anak? Oo naman, Ma. Gaya lang sa inyidad. Ayaw niyo ba si Charles para sa akin, Ma? Hindi naman sa ganun, Anak. Pero iniisip ba namin kung talagang desidido ka na sa desisyon mo iyan? Nag-usap na kami, Ma, ni Charles. And yung plan na talaga, gusto na namin makasal mo. Musha, kung ganun pa lang napag-usapan niyo at ang gusto mo, edi wala na rin kami magagawa na tumanggi. Dahil yun naman ang gusto niyong dalawa, edi susuportahan ka namin sa decision mo din. Totoo ba yan, Ma? Okay naman. Alam mo, Anak, matagal na namin hinihintay na ikasal ka. Kasi gusto na namin talaga magkaroon ng apo. Ito ba? Hinihintay niyo, Dad? Yes, Anak. Pero okay lang ba, Ma? Na mawawala na ang unikaihan niyo? Ay, naku, ayos lang. At nang magtrabaho naman ang itay mo, hindi lang batugan dito sa bahay. Oh my goodness! Thank you so much, Ma, Dad. O siya, sige. Kung gano'n at maghanda ka na, darating ang iyong mobyo. Opo, Ma. Pupunta lang ako doon and then tatawagan ko siya para malaman ko kung parating na siya. So sige, at ang tatay mo na ang magliligtad sa ating mga pinagkapihan. Okay, thank you, Ma, Dad. Didiretsuhin na kita iyo. Anong plano mo sa anak namin? Ito naman, tinatakot mo naman yung magiging manugang natin. Tungkol po dyan, Tito, na pag-usapan na po namin ni Ate yung about yan. Kaya wala na po kayong problemahin. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Yung kasalan yung iho ni Ate ay hindi na kami tatanggi ni Tito mo doon. Kasi, total, nasa tamang gulang na rin naman kayo at may mga trabaho na din. So, panatag ang loob namin na magpakasal ang anak namin sa iyo. Pero kasi, kaming mga ifugao, meron kaming mga kondisyon at mga tradisyong sinusunod sa tuwing ikakasal ang aming mga anak. Dahil yun nga po yung binanggit sa akin ni Atea yung nakaraan. Na napag-usapan na rin po namin dyan at naayos na po lahat ng mga bagay-bagay. So, okay na rin naman po yan. Mabuti kong ganun iyo ako. Bueno. Welcome to the family. Maraming salamat po, Tito. Ay, este dad. Oo, oh, Anak. Thank you po. Oh, iho ha. Binibigay na namin ang basbas namin sa inyong dalawa. Pero ikaw na bahala dito sa dalaga namin, ha? Apo. Apo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Boto-boto sila sa'yo. Hindi ko may inaasahan na ganun ang magiging reaction nila, eh. That is why, dapat maging masaya tayo. Di ba? Apo.